ko lang kung meron pa tayo na lagpasyan. O, yun. Ito lang. Ito lang muna isang pambalita. Maganda din tong balita na ito eh. Nagulat ako eh. Ang kapal din ng apog nito eh. Meanwhile, presidential candidate Manny Pacquiao reiterates that PDP Laban Party's decision to endorse any political candidate still needs his approval. JP Nunez will tell us why live. Yes, JP, good evening. Go ahead. Yes, William, good evening. Presidential candidate Manny Pacquiao reminds his competitor for presidential race Isko Moreno Dumagoso as it was openly seeking members of the PDP Laban for endorsement. Senator Pacquiao explains that he is still the party president of PDP Laban and the final decision is still subject to his approval. Being the standard bearer of PROM-D for presidential race, he said the two parties may have allegiance in due time. Eh, ako naman ang presidente ng PDP Laban. Kumbaga... So dapat daw magpapaalam sa kanya. Hindi kasi nagbigay na statement si Pangulong Isko. Sabi niya eh, kung pwede, sana yung PDP siya na lang ang i-endorse. O siya na lang parang bit-bitin na candidate. So ang sabi naman nito, ay hindi, dadaan sa akin. Sa loob-loob ko yung natawa ako. Eh ikaw nga, hindi ka in-endorse ng PDP. Hindi ka nga tumakbo sa PDP. Ibang ginamit mong partido eh. Ano nito ni Pacquiao? Ako ang presidente ng Laban, eh sa akin din yan dadaan lahat. Yung mga ganun. And then also, yung sa PROM-D, nagkaroon ng alliance ang PDP at saka PROM-D. Pagdating ng panahon, tatawagin yan PDP PROM-D. UNTV News is... Tatawagin ng PDP PROM-D. Di ba PROM-D yung kanyang partido na ewan ko kung still trying to get the opinion of presidential candidate so pa mag-irrelevant ito ni Pacquiao ano? Isko Moreno Dumagoso on the issue. Meanwhile, Senator Pacquiao believes... Alam mo sa totoo lang ha, iniisip ko nga eh, di ba si Pacquiao taga Mindanao? Galing din sa mahirap. Alam ng tao yan, di ba? Alam ko nagpunta ngayon sa Jensen sila, Yorme. Sa loob-loob ko, sana ang sinuportahan eh si Pacquiao kung taga Mindanao. Bakit sumuporta sila ng isang Yorme? Eh kasi nga ho, kita nila yung trabaho, di ba? Na ano. Bakit hindi an talagang sinuporta nila si Isko? Ay si ano, si itong si Pacquiao. Eh kasi Pacquiao naman eh, wala ka talaga na patunayan. Ang siguro kung meron ka na patunayan, hindi sa politika, yun ay sigurado ako sa boxing. Pero politika, wag na. Yung mga diskarte mo medyo mali-mali eh. Is that there will be a great impact to his campaign if the PDP Laban, which was divided into factions, will reunite. According to him, they are still coordinating to some of PDP Laban members for reconciliation. Ang sinisikap ko ay magkaisa ang lahat ng PDP at Makusi wing ka man o Manny Pacquiao wing ka man, ay magkaisa na kasi ang nanghinayang ako dahil nagkahiwa-hiwala yung PDP at naway magkaisa. Makakatulong siguro ng malaki rin. Malaki rin may tulong. Unang-una, nagkaisang PDP, sulit ang PDP. Sa isang bahay kasi, pag nag-aaway, eh, ano man mangyari, kapatid at kapatid pa rin kayo. Magulang at magulang niyo pa rin yan. Sabi ni Isko, sa bahay daw, pag nag-aaway kayo, pamilya pa rin talaga kayo, pamilya. Sa loob-loob ko, sa bahay, pag nag-aaway kayo, dapat inaayos nyo na sa loob ng bahay. Anong ginawa ninyo? Nagpupunta kayo sa labas. Oh. Tsaka kita mo na nga si Pangulong Duterte na nga mismo yung nag-ano nung kaila Cusi tapos ayaw mo pa mag-ano, napaka-pride ninyo. Senator Coco Pimentel explains that the other faction, no matter which candidate they endorse, will be an unofficial endorsement of the party.
niwala nga sila authority to issue KONA. Mawawalan nga ng value yung KONA nila eh. Tingnan mo yung party list nyo. PDP Cares party list. Para talaga hindi lang mawala ng ano. PDP Cares party list. Anong ano? Alagaan ang PDP. Yun ang advokasya. Mag-endorse pa sila. The old naman walang value. Endorse na lang nila as the candidate of Mr. Fusi. Ano na lang. But not using the name of the party. Di mas masama kay Isko yun. Because... Sabi ni Pacquiao, oh, nagkamali lang ako. O nga. Pasensya na. Minsan nagbabulol-bulol lang ako. Yun na nga, inisyuan nga ng KONA, unauthorized KONA na yun eh. So how much more an informal endorsement by party hijackers? That is our latest live. Sabi nito isa, totoo naman eh, tama ka dyan MJ. Lumipat ng Sarangani kasi hindi manalo sa GenSat. To you, William. Yes, thank you. JP Nunez reporting live from Quezon City. Eh, alam mo, ganito lang naman yan eh. Sa issue ng PDP, I hope PDP would decide someday na to support Yorme. Alam nyo naman eh, alam nyo naman sa puso ninyo na si Yorme ang talagang malapit na malapit sa pagkaparehas kay Pangulong Duterte. Wala naman ng iba. Kahit tingnan nyo lahat ng mga kandidato, yung iba magaling, matalino, magaling magsalita, magaling mambola. Pero pagdating mo sa gawa, wala namang iba kundi si Yorme. Siya lang mo talaga eh, yung pareho ni Pangulong Duterte. I hope PDP someday mag-declare kayo ng support. I-endorse nyo si Yorme. I-adapt nyo na. Siyempre, nag-aantay pa rin po kayo kay Pangulong Duterte. Pero sana ho eh, ganun na ho ang inyong gawin. Tulungan nyo na ho si Isko. Unless gusto nyo manalo yung mahinang nila lang. Diba? Eh kung gusto nyo manalo yung mahinang nila lang, huwag kayo magsuporta. Kaya nga, sama-sama tayong suportahan natin etong si Yorme. Yun lang, gusto ko lang sabihin. Oy. At bago tayo magtapos, gusto ko lang pasalamatan ho uli ang anong tawag ko? Smart ba yun? Smart? Hello po sa Smart. Hindi yung Smart Telecom. Yung Special Mayor's Action. Tama ba yun? Smart ba yun? Yung mga special action force ni Yorme yung sa kanyang nag-aasikasong security yon at saka yung pagka merong inaayos sa Maynila yun ho yun smart yan smart police yon palakpakan ano yung sabihin ng smart police special mayor's action ano yung RT Romeo Tango Riot Talino. Ano yung sabihin ng RT? Hindi, tsaka alam mo yung response team. Ayun! Special Mayor Action Response Team. Reaction? Response team. Bahala na. O real talk na lang. Special Mayor's Action Real Talk. O basta kayo, maraming salamat to sa inyo. Napaka-babait ito mga ito. Napaka-sisipag. Talagang, alam mo, united ang Manila talaga na tulungan si Yorme. Kasi alam naman nun nila, malaking pagbabagong ginawa nila. Oo, lalo na yan si General Ibay. Kaya pinromote na kita, Sir Ibay, ha? Ginawa na kita general. Hindi, malay mo, pag naging presidente si Yorme, PNP chief ka na, oh. Hello, Sir Ibay! Oh. Ayun, ha? Okay, maraming salamat po. Thank you very much.